Saksihan ngayong gabi, Roro vessel na padaon na sa Batangas Port nasunog. Mahigit 70 sakay na iligtas, pero may mga hinahanap pa. Bagong big time taas presyo sa petrolyo, nagbabadya sa susunod na linggo. Babae nakuha ng tumataka sa umano'y pagdukot at pang-aabuso ng ilang suspect na Chino. Pinoy pole vaulter EJ Obiana naka-bronze sa isang competition sa Switzerland. At napaamin din tugos sa kanyang love life. Mga bombero sa Amerika, sinagip ang isang natrap sa dashboard ng kotse. Ano kaya iyon? At ang palaruan sa New York na nakakabata ang feels. Nasunog ang isang ro-ro vessel habang padaong na sa Batangas Port. 73 sakay ng barko ang nailigtas. Pero may siyang panghinahanap ayon sa Philippine Coast Guard. Saksi, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasa laot pa lang ang roll-on roll-off o ro-ro vessel na ito nang biglang magliyab. Agad ding nabalot ng makapal na usok. Tulong-tulong naman ang mga dumating na vessel sa pag-apula sa apoy sa barkong MV Asia Philippines. Galing itong Calapan Oriental, Mindoro at padaong na dapat sa pantala ng Batangas City. Pero mag-aalas 6 ngayong gabi, itinawag sa Coast Guard Station ng Batangas ang nasusunog na barko. Hindi na lang, malapit na siya, anchorage area na siya. Lula nito ang 16 na sasakyan na may 48 sakay. 34 naman ang crew ng barko, 82 ang mga tao sa kabuuan. Ayon sa Coast Guard, 73 ang accounted for. Isa sa kanila, babaeng sugatan. Pero pa tayong 10 na hinahanap, no? At 73 na yung nakuha natin. May isang itinapo sa ospital na babae at tuloy pa rin po yung ating search and rescue operation. Nagpapatuloy ngayong gabi ang pag-apula sa apoy. Gayun din ang search and rescue operation para sa mga nawawala. Iniimbestigahan na rin ang sunog. Agad-agad naman po tumulong yung Starlight at binigyan po sila ng hotel para po doon sa laasikusuhin lahat-lahat. Mula sa Batangas City, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Ayon po sa Starlight Ferries Incorporated na operator ng MV Asia Philippines, sinusuri na ng maopisyal ng kumpanya ang lawak ng pinsala. At nakikipag-ugnay na rin sila sa mga ahensya ng gobyerno para sa imbestigasyon sa insidente. Sinabi nilang ligtas na ang lahat ng 40 pasahero at 33 crew ng barko. Tinak din ng Starlight Ferries Incorporated na bibigyan ng tulong ang lahat ng pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Matapos ang taas presyo nitong Martes, mas malaki pa ang inaasahang dagdag sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Magiging dagok na naman yan sa mga motorista at PUV driver. Saksi, live, si Jamie Santos. Jamie! Igan, mukhang kakambyo pa atras na naman ang mga driver ng pampublikong sasakyan dahil sa nakaambang oil price hike sa susunod na linggo. Hindi na raw alam ng tricycle drivers sa Luzon toda sa Quezon City kung paanong diskarte ang gagawin para mabuhay ang pamilya. Kahit daw kasi balik eskwela na, hindi pa rin daw sila nakakabawi sa mahigit 2 taong pagkakalugmok sa pandemya. Nakapasada na nga, talo naman daw sa presyo ng gasolina. Lugi-lugi na po kami, ma'am, sa biyahe po eh. Tapos yung pasahero po namin, binaba pa nung kwan, sa City Hall yung kwan. Yung pamasahe po. Lumok na kami sa hirap eh. Wala na kaming ginagita, ma'am, halos kain lang. Siyempre, wala kaming pabayad ng bahay, kuryente, tubig, wala. Tapos yung kasama namin, minsan pag nag-uusap-usap kami, wala talagang ginagita, ma'am. Hapong-hapo na rin daw sa halos 24 oras na pamamasada ang mga taxi driver, pero wala pa raw silang naitatabing kita. Pang gasolina at boundary pa lang daw, kulang na kulang pa. Dapat baba na nila, ma'am, kasi nahirapan na po kami. Sa sitwasyong ganito raw, laging sila ang ipit. No choice po tayo eh. Kailangan natin kumain para sa pamilya po. Tsagaan na lang po, opo. Kayod na lang. Todo kayod na lang po, tsagaan na lang. Para po may maiuwi lang. Opo, para sa pamilya. At may panibago silang kakaharaping problema.
Ayon sa Department of Energy, big time ang nagbabadyang oil price hike sa susunod na linggo. Ngayon pa lang may 5 piso na po for diesel and kerosene. And then sa gasoline, mga more than 1 peso. Ayon sa DOE, gipit pa rin ang supply ng petrolyo sa daigdig. Tumataas na rin ang demand ngayong papalapit ang taglamig. Ang petroleum products or even the LPG, heating fuel. So sa bansang malalamig, ginagamit siya para pang-init po. Tapos may mga bansa din po na harvest season sila. So ganun din po, ginagamit ang petroleum products. Sa paghimay ng Germane News Research, kung isasama ang oil price adjustment itong Martes, mas maraming beses nag-price hike kaysa rollback ngayong taon. At halos doble ng kabuuang rollback ang kabuuan namang price hike. Kung kukwentahin yan, lumalabas na nagmahal ngayong taon ng mahigit 18 pesos ang gasolina, 31 pesos ang diesel at 27 pesos ang kerosene o gaas. Kaya sa Metro Manila, kung nasa 64 to 82 pesos na ang kada litro ng gasolina, 68 to 79 pesos ang diesel at 77 to 85 pesos ang gaas. Sa isang gas station sa Quezon City, mas mura ng 3 pesos ang gasolina kaysa sa katabing gasolinahang 100 meters lang ang layo. Kahit piso lang po sir, malaking bagay po yun. Ang piso, pag 30 days, 30 pesos din yun sir. Kalahating kilong bigas din po yun sir. Pero ang ilang tsuper, kahit pa dumami ang biyahe dahil sa mga nagbalik eskwela, lugi pa rin dahil sa petrolyo lang napupunta ang kita. Sa linabas ng tubig ko na yan, wala ka pang pakuwi niyan. Wala ho, wala pa yung boundary dyan. Wala pa yung boundary. Yung boundary ko, eto pa eh. Oh. Kulang pa. Kasi 600 ang boundary. Nasa 400 pa lang to. Kumisan ng biyahe. Medyo may pasero, may estudyante. Ngayon, yung krudo tumaas. Bawi rin. Magmamahal na nga ang petrolyo, traffic pa. Asahan iyan lalo ngayong long weekend ayon sa MMDA. Historically po kasi kung may mga nagpaplanong mag long weekend, aalis na po yan ngayong Biyernes at babalik po ng Lunes. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Dalawang babae ang nasagip matapos umunong dukutin at halayin ang grupo ng mga Chino sa Pasay. Ang isa po sa kanila nakuhanan pang dumalon mula sa gusali para makatakas. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Saksi, si Nico Wahe. Biglang napatakbo ang ilang lalaki papunta sa isang apartment building at tila may tinatawag. Maya-maya, may babaeng lumabas na mula sa balkonahe sa ikatlong palapag. Hanggang sa siya'y tumalon. Nahawakan naman siya ng mga residenteng nakaabang sa kalsada. Ang babae, tumatakas pala mula sa grupo ng mga Chino na umano'y dumukot at humalay sa kanya. Matapos ang ilang minuto, dumating ang mga pulis at sinanggip siya, gayon din ang isa pang babae. Cambodian at Vietnamese ang dalawang babae. Ang isa sa kanila, may mga paso sa katawan. Kung babalikan ng CCTV bago tumalon ang babae, makikita ang pagdating ng isang SUV. Batay sa investigasyon, nakasakay roon ang mga lalaking Chinese national. Pero nang makitang kinakausap na ng ilang residente ang babae, agad umalis ang mga lalaki. Sa follow-up operation, naaresto ang isa sa mga suspect na si Ning Yuan Chang. Nag-view kami ng CCTV. Yun nga, na-identify namin yung sasakyan na to na isa sa getaway vehicle ng suspect. Ayon sa mga pulis, sining ang lalaking na videohan ilang araw bago na rescue ang mga babae na lumabas sa apartment at sumakay sa asul na kotse. Ayon sa Pasay Police, bago lang sa Pilipinas ang mga biktima at nag-apply sa mga suspect bilang POGO workers. Pero lumalabas na front lang daw pala ito ng mga suspect dahil wala talagang trabaho para sa mga biktima. Meron siyang mga kasama na nasa 6 to 8 person silang nag-rape doon sa biktima. Nakumpiska kay Ning ang ilan sa shay ng hinihinalang shabu at 9mm na baril, pero itinanggi ng suspect na sa kanya ang mga ito. Inosente raw siya sa paratang na sangkot siya sa pagdukot at pangahalay sa dalawang biktima. What's the base he said he was set up and then he's innocent. 可以把受害人叫来跟我对峙，我不认识他们。 He said you can call the victim so that he can talk to them. They can do the cross-examination so can prove him is innocent. Posibleng maharap si Ning sa mga reklamong abduction, rape, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Target naman ng manhunt ang iba pa niyang kasamahan. Ako si Nico Wahe, ang inyong saksi.
Posibleng sa katapusan ng September na maramdaman ng dagdag na supply na asukal ayon sa Sugar Regulatory Administration. Pero kulang pa rin daw ang projected supply para sa bansa ngayong taon. Tiningnan naman kung nasusunod sa mga supermarkets sa Metro Manila ang presyuhan ng asukal. Saksi si Joseph Morong. Tibid-tibid muna sa asukal si Renel Bernal at kung dati puting asukal ang binibili niya ngayon, wala na muna. 63 pesos ang binili niyang isang kilong pulang asukal. 2 kilo kasi mas mura pa dati, di ba? Kumpara ngayon sa presyo, mataas. Sa pag-iikot ng Department of Trade and Industry, may mga in-house na brand na sumusunod sa 70 pesos na napagkasunduan ng gobyerno at ilang malalaking supermarket chains para sa wash at refined sugar. Pero may mga branded na asukal na mas mataas sa 70 pesos. Tama itong house brand na 70 pesos. Pero yung branded, 32 pesos more expensive. Merong mas mahal. Ang importante, may 70 pesos. Available. Pareho rin naman ng lasa niyan. Umaasa ang DTI na tatagal ang supply ng asukal sa malalaking pamilihan tulad nito. Wish natin sana umabot na hanggang December yung 70 pesos na supply nila. Wala raw shortage sa asukal pero... Pagka kumukonti ang supply, tumataas ang presyo. Kaya medyo dahan-dahan lang rin tayo sa pagpili. Maybe some people hoard. May nag-hoard? We're doing surveillance on the hoarders. Hindi naman required pero hinihikayat ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga maliliit na mga supermarket at grocery na kung kaya ay gawin na rin 70 pesos kada kilo ang kanilang mga asukal. Kung malaki ang stock inventory nila, kung malaki ang volume nila ng nakatabi, baka pwede naman nilang ipapa. Pero ang ilang tindera sa Commonwealth Market balak munang tumigil pagkaubos ng supply nila ngayon. Paano raw kasi kung biglang magtakda ng mababang presyo gayong mahal ang bili nila sa asukal mula sa kanilang suppliers? Kahit ako nga, nagdadalawang isip ako, hindi muna ako order ng asukal. Dahil mataas nga eh, sabi nila bababa ang asukal, huliin yung magbebenta ng mataas. Sabi ng Sugar Regulatory Administration, ongoing ang milling ng 6 na malalaking sugar mills. Sa ikalawang linggo na Setyembre, 22 sugar mills na ang inaasahan tumatakbo. At sa pagtatapos ng Setyembre, baka madagdagan na ang supply ng asukal. May parating pang 150,000 metric tons ng imported refined sugar sa November 15. Pero ang projected sugar production ngayong taon para sa domestic market nasa 1.9 million metric tons. Bitin ng 300,000 to 400,000 metric tons. At kung may tumamang malakas na bagyo, maaari para magbago ang inventaryo at baka kailangan mag-import muli. Mas magkakalinaw raw ang sugar inventory sa January 2023. For the last 6 years, we've been importing at an average of 300,000 metric tons of refined sugar. So that's why the focus right now of this administration as per marching orders from the office of the president is to focus on how to increase production. Suwestiyon ng United Sugar Federation, pag dumami na raw ang supply, dapat tutukan ang mga trader na nanghuhoard ng asukal. Bibili sila ng tambak-tambak tapos i-store nila sa warehouse nila. Hihintayin naman nila yan na maubos na yung harvesting, tapos na. Then they wait. Then they start releasing their sugar. Wala pang pahayag ang Department of Agriculture sa presyuhan ng asukal. Sa asin naman, itinaas na ng DTI noong Enero at Mayo ang presyo, kaya hindi na raw dapat tumataas ang presyo nito. Sa SRP ng DTI, wala pa dapat sa 12 pesos ang 1/4 kilo ng asin. Sobra-sobrang supply nga natin ng asin. Para lalong lumaki yung local manufacturers natin ng salt, yung local salt ang bibilhin. Pagdating sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, wala pang desisyon ng DTI kung papayagan ang 4 na pisong hiling ng mga asosasyon ng mga bakers. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Labag po sa batas ang pagsira ng perang papel. Kaya isang social media influencer at 4 na TikToker na gumawa niyan ang nasampulan ng Bangko Sentral. Saksi, si John Consulta. 1, 2, 3. Ibinigay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa GMA News ang mga videong ito na gagamitin nilang ebidensya laban sa isang social media influencer at 4 na iba pa kaugnay ng paglabag sa Presidential Decree 247 o paninira ng ating mga perang papel o barya.
kung sino magbibigay sa akin ng kapalit. Sa video na yan ng isang social media influencer, pinunit ang 20 pesos na papel bilang bahagi ng kanyang social experiment. Pero ang ginawa niyang yan ay naging basihan ng Payment and Currency Investigation Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sampahan siya ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasama ng mga taga-BSP ang mga operatiba ng Anti-Cybercrime Group ng QCPD. Binalidate namin, dalawang beses niya or tatlong beses niya sinishare. Meron kasi siyang TikTok account, Facebook account at YouTube. So lahat yun nakapost doon. Kung ballpen at saka 1,000 peso bill. Inireklamo rin ang mga nagkalat ng video sa TikTok kung saan binutas ang 1,000 piso na bahagi ng magic trick. Ang 50 peso paper bill naman, ginamit bilang pangsalin ng langis sa motor. Ang lalaki namang ito, ginamit na pamunas sa sapatos ang pera, saka itinapon sa kalsada. Habang ini-stapler naman ang mga 100 peso bill sa basketball net bilang premyo sa kanyang prank sa kasama. Dahil sa trip-trip, katuwaan, makukulong sila ng 5 taon. At sa halagang 20 pesos lang nasisirain nila, magmumulta ng 20,000 pesos. Inabot ng halos 1 buwan ang online surveillance sa nagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group at Bangko Sentral ng Pilipinas laban nga sa 1 social media influencer at 4 na TikTokerist. Ayon sa BSP, meron 2 importanteng dahilan kung bakit nila pinapaigting ang kampanyang ito. Every time kasi nasisirain natin yung ating pera, nagiging unfit for circulation na ito. So yung ginastos sa pag-imprenta o paggawa nito, sayang. So sa halip na magagamit 1 hanggang 3 taon, wala na, short change tayo, ika nga. Pangalawa is yung pinaka-importante is yung disiplina. Ang magician na si Carl Q, sinabing dito to ang pera ang kanyang ginamit sa video. Hindi talaga ako nagsira ng pera, no? Sinisika pa namin makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Paalala ng BSP. Ingat tayo sa pagpo-post sa social media kasi kahit anong delete nyo dyan, nandyan na yan. So huwag ma-fall sa tinatawag na post now, iyak later. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. By deficit o kulang na mahigit 1.5 trilyong piso sa binabalangkas na 2023 national budget. Para punan niyan, sabi ng Finance Department, kailangan umutang ng gobyerno. Pinuna naman ng ilang kongresista ang ilang paglalaanan ng pondo. Saksi, si Sandra Aguinaldo. 1.6 trillion pesos, yan ang inaasahang kakulangan para pondohan ang proposed 5.27 trillion peso national budget para sa 2023. Kaya sabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno, kailangan mangutang. Sa ngayon, nasa 12.79 trillion pesos na ang kabuang utang ng bansa. Kaya sabi ni Albay Representative Ed Selagman, madaragdagan pa ito dahil mangungutang muli. Our total projected revenue collection, taxes, non-tax, and others would be in the vicinity of 3.6 trillion. Is that correct? Projections by 2023 is 3.6 trillion pesos, Your Honor. And that would be short to fund the 5.2 trillion proposed national budget. Is that correct? DOF? Yes, that will be... The proposed expenditures, the projected expenditures is 5.1 trillion, Your Honor, and there will be a deficit of around 1.6 trillion. Yes. Sabi ni Jokno, sa loob ng bansa mangungutang ang gobyerno. Gate ni Jokno, kailangan ito at kakayanin. It will also increase our debt burden because of the new parliament. Affirmative, Your Honor, but our economy will also increase, Your Honor. So as I said, the relevant thing is our debt in relation to the size of our economy. And that is actually declining. Sa proposed budget, pinakamalaki ang nakalaan sa social service, sumunod ang economic services, general public service, debt burden o pagbabayad ng utang, at defense sector. Ang education, DPWH, DOH, DSWD, Agriculture, DOTR, DND, DILG, Department of Labor and Employment, at DOST, ang mga department na may pinakamalaking budget. Layunin daw ng budget na makamit ang 8-point socio-economic agenda ng administrasyon na kinabibilangan ng food security, infrastructure development, at improved transportation.
Pinuna ni Gabriela Party List Representative Arlene Rosas ang laki ng inilaang pondo sa infrastructure projects. Pero tila kulang daw para sa pagtatayo ng eskwelahan, pabahay, serbisyo at iba pa. Why not aim for more funds for schools and public housing, more funds for the social services, or di kaya cash aid? Mas mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino. We need to take into account the absorptive capacity of the departments and agencies in the preparation of budget. Chair, we don't have enough funds to provide for the backlog of the classrooms. Nasilip din ng Rosas ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC na may budget na 10 billion pesos. Wala pa raw kasi ang listahan ng mga barangay projects na pupondohan. Paliwanag ng DBM, may mga barangay pa kasi na hindi pa nagsusumite ng proyektong gusto nilang mapondohan. Pino na naman ni Representative Franz Castro ang tila kakulangan ng pondo para sa ayuda. Wala po tayong nakikita ng substantial na mga ayuda. There's a total of 206.5 billion po across all agencies who usually provides ayuda to our countrymen. Kampante naman ang liderato ng Kamara na mabilis nilang maipapasa ang budget na anilay mahalaga para sa pagbangon ng bansa mula sa pandemya. We will make sure that each bit of spending will contribute to our goal of reigniting the fires of our economic forges and at least propel the country to reach economic growth at pre-pandemic levels. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Arestado sa Batangas City ang isang lalaking sangkot sa modus na pagsasangla kapalit ng droga. Kahit nga baril isinasangla. Saksi, si Emil Sumangil. Bahagi ito ng bodycam video mula sa isinagawang raid ng CIDG sa isang bahay sa barangay Alangilan, Batangas City. Nagsilbi sila ng search warrant sa may-ari ng bahay na si Dan Aguarin na sangkot umano sa modus na sangla droga. Wala ka po pang bayad ng droga, isasanla mo yung baril mo sa kanya or anything of value sa kanya. Yun po yung rason kung bakit po meron siyang mga firearm. Nakuha sa kanyang bahay ang .38 revolver, caliber .45 at mga bala at hinila lang shabu. Iniimbestigan din daw si Aguarin sa umunay pagkakasangkot ito sa iba pang krimen. Yung firearms na yon ay yun din po ang mga firearms na ginagamit kung sa occasions of robbery and theft. Dito po sa Barangay Alangilan and parts of Batangas City. At sa isang okasyon nga po ay nahuli na po sila before ng Batangas City Police. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig si Aguarin. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Pinapayuan ng mga eksperto ang mga magulang na limitahan ang paggamit ng iba't ibang gadgets ng inyong mga anak. Ang pagkababad kasi sa gadgets pwedeng makalabo o makasira ng mga mata. Ang sinasabing ideal na screen time sa pagsaksi ni Lay Alves. Pagtapos ng online class, cellphone agad ang hawak ng 6-year-old na si Baste. Play games. Ayon sa kanyang mommy Jen, kung susumahin, inaabot ng 7 oras sa cellphone si Baste sa loob ng isang araw. Pag nakikita namin talaga medyo nagbiblink na yung mata niya, parang ini-stop na talaga namin sila. Hindi rin natin sila nababantayan masyado kasi meron naman tayong trabaho bilang magulang para masuportahan sila. Usually naglalaro pero minsan nanonood din ng videos online. Para raw mabawasan ang pag-cellphone, binibigyan nila ng ibang aktibidad si Baste. Papatingnan na rin daw niya ito sa ophthalmologist dahil baka magaya raw ito sa 14-year-old na kuya niyang si Timothy na mahigit 200 na ang grado ng salamin. Ayon sa mga espesyalista sa mata, batay sa guidelines ng World Health Organization, ang mga batang below 2 years old dapat daw iiwas sa gadgets. Dapat namang limitahan lamang sa 1 oras ang screen time kada araw ng mga batang edad 2 to 5 years old. At para naman sa elementary hanggang middle school, hanggang 2 oras lang kada araw. Yung mga elementary, may mga nakasalamin na yan, no? In fact, no, nung tiningnan natin yung mga kindergarten sa Pilipinas, ang data natin, 8.9% nagsasalamin. Pag umabot tayo sa high school, umaabot na ng 16%. Majority nito are nearsighted or myopia. Makatutulong daw ang iba't ibang aktibidad para maiwas sa sobra-sobrang screen time ang mga bata. Physical activity at creative activities, kaya kailangan i-guide ng parents.
Mabuti rin daw sa mga mata ng bata ang outdoor light exposure. 3 oras kada araw o 15 hours sa loob ng isang linggo ang inirekomenda ng mga eksperto. Mababawasan din daw nito ang pagtaas ng grado ng mata. Ako si Leigh Alves, ang inyong saksi. 2,986 ang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Mas mababa kumpara kahapon, pero ika-4 na araw na ngayon na hindi bababa sa 40 ang mga bagong namatay. 2,287 naman ang mga bagong gumaling. Ayon po sa Department of Health, posibleng pumalo sa mahigit 9,000 ang daily COVID cases sa buong bansa sa katapusan ng Setyembre hanggang Oktubre. Mas maraming tao na raw ang lumalabas dahil sa balik face-to-face classes, kaya mahalagang maipatupad pa rin ang minimum public health standards. On a roll ang pagkamit ng medalya ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena. Nakuha niya ang bronze medal sa isang international competition sa Switzerland. Nangusan siya ni world number 1 Mondo Duplantis ng Sweden at ni Chris Nielsen ng Amerika. Kamakalawa lang, naka-gold medal si EJ sa isa pang tournament sa Germany. Sub-sub sa training at pagkukumpete si EJ. Kaya po sa pambihirang pagkakataon, nakapanayan po ng inyong lingkod sa aking podcast, ang world-class pole vaulter. Umamin si EJ na may dinedate siyang European athlete. Pero dahil lumalaban siya sa iba't ibang lugar, long distance muna sila. I met her here in the training camp. And then that's where we kind of, you know, hey, it's a funny, awkward, cheesy kind of way of meeting people. And then the good side of it, some of the competition that I do, she does as well. Tiniyak po ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagharap sa grupo ng mga dosyante at ng U.S. Embassy na tutulungan at mas palalakasin pa raw ng administrasyon ang mga maliliit na negosyante o micro, small, and medium enterprises. Saksi, si J.P. Soriano. Ladies and gentlemen, the President of the... Si Pangulong Bongbong Marcos ang panauhing pandangal sa MSME Summit 2022 na inorganisa ng Go Negosyo, kaisa ang Department of Trade and Industry at ang U.S. Embassy sa Pilipinas ngayong araw. Dito ipinahayag ng Pangulo na nais niyang palaksin pa ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas pagdating sa larangan ng negosyo, partikular ang pagpapalago sa micro, small, and medium enterprises o MSME. This is precisely the kind of partnership that I meant. And I hope that we will promote this sort of partnership between our two countries on a bilateral and a multilateral basis. And I see this very much as the way forward. Thank you very much for being involved in this. Sa harap ng mga negosyante, sinabi rin ng Pangulo na magkakaroon ng pagkakataon na mas tumatag pa ang kabuhayan ng maliliit na negosyante habang patuloy na humaharap sa pandemya. I assure you that the revitalization of our MSMEs is among the administration's top priorities. I reiterate the government's full commitment to work hand in hand with all stakeholders to make certain that MSMEs are protected and provided with ample opportunities, not only to recover from these extraordinary times, but to grow and thrive in this modern age. Inilatag din niya ang anyay multidimensional approach kung saan magtutulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mas padaliin ang proseso ng pagnenegosyo at maging sustainable o pangmatagalan. Para naman kay Go Negosyo founder at private sector advisor Joey Concepcion, ang pag-usbong ng digital wallet o mobile wallet ang ilan sa mga naging daan para magkapantay-pantay daw ang mga negosyante sa pamamagitan ng mas madaling paraan ng pagbabayad. May pakiusap din siya sa mga malalaking negosyante sa bansa. Hopefully, our financial community would step up and really reach out and help our MSMEs. Inanunsyo naman ng bagong talagang U.S. Ambassador to the Philippines na si Mary Kay Carlson ang mga tulong daw na ibinigay ng Amerika sa mga maliliit na negosyante sa Pilipinas. USAID also partnered with Philippine microfinance institutions to disperse 40 million pesos in micro grants to 3,500 deserving MSMEs. Nang mag-courtesy call sa Pangulo kamakailan,
isa raw sa mga napag-usapan ng inaasahang state visit ng Pangulo sa Amerika. Kasunod ng imbitasyon na rin ni US President Joe Biden na posibleng gawin pagkatapos ng United Nations General Assembly o UNGA sa New York. Bago ang inaasahang pagbisita ng Pangulo sa Amerika, nauna nang inanunsyo na Malacanang ang state visit ng Pangulo sa mga bansang Indonesia at Singapore sa unang linggo ng Setyembre. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Isang panibagong low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mababa ang tsansa nito na maging bagyo. Umiiral din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na parehong nakakaapekto sa panahon. Sa datos ng MetroWeather, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Sabado. Masungit din ang panahon pagsapit ng Linggo. Sa Metro Manila, umaga pa lang, may ulan na sa Sabado. Magtutuloy-tuloy ang masungit na panahon hanggang sa Linggo. Kaya kung may lakad, mainang magdala ng pananggalang sa ulan. Balita po sa labas ng bansa, may bagong sinehan sa Venice, Italy na akma sa paligid nitong tadtad ng makasaysayang kanal. Yan po ang floating cinema. Ang screen, nasa isang floating platform. May hiwalay na floating platform para sa audience habang ang iba sakay ng motorboat at mga sikat na gondola. Mas romantic ang viewing experience habang gumagabi dahil bukod sa pelikula, nakikita rin ang sunset. Nito August 25, nagbukas ang floating cinema Unknown Waters. At ang isa pang malapit na magbukas, ang taunang Venice International Film Festival na magsisimula na sa Miyerkules. Susunod na, ano kaya ang natrap sa kotseng yan na kinilangan pa ng tulong ng mga bumbero? Kapuso primetime Queen Marian Rivera, ano ang pinagkakabalahan ngayong nakabreak mula sa taping? At ang car and motor show na may tricycle ding hindi nagpahuli sa pormahan. Magbabalik ka! Saksi! Masaya. Wala akong inaanong sukuli. Money is just a piece of paper. Pero yung pakikisama, yung pag-inawa sa kapwa, kailangan din natin. Sa isang kotseng may natrap na kuting, rumisponde ang mga bumberong yan sa Virginia sa Amerika.
Kinailangan kasi ng Richmond Animal Care and Control ang kanilang tulong para mabaklas ang dashboard. Inabot lang ng 18 minuto para tagumpay na mailabas ang kuting at maibalik sa may-ari. Kahit hindi sunog ang sunog ang kanilang inaksyonan, masaya raw ang Richmond Fire Department na ang hinarap nilang problema ay merong positive ending. Paalala mga igan, bawal na ang walk-in para sa kukunin bukas na educational assistance. Ay po sa DSWD, yan ay para hindi maulit ang kaguluhan sa pila noong Sabado. Kailangan muna mag-register online ang lahat ng kukuha ng educational assistance. Pumunta lang sa Facebook page ng DSWD sa inyong rehiyon para sa link o QR code kung saan mag-register. Kung nakarehistro na, hintayin ang confirmation text para malaman kung kailan at saan pupunta para makuha ang ayuda. Dalhin po ang original at photocopy ng valid ID ng estudyante, magulang o guardian. Kailangan din ng katibayan o patunay ng enrollment. Bili ng DSWD sa mga magulang o guardian, hindi na kailangan isama ang estudyante sa pagkuha ng financial assistance. Thankful si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa suporta ng fans sa kanyang pagbabalik telebisyon. Pero ngayon balik eskwela na, tututok daw muna siya sa kanyang mommy duties. Mas marami raw time si mommy yan sa mga anak ngayong nakabreak sila sa taping ng Jose and Maria's Bonggang Villa. Ayon pa kay mommy yan, hands-on din daw siya sa proyekto ng mga anak. Ang first time magpumasok sa eskwela na 6th, kumpleto ang forma bilang si Lapu-Lapu ngayong buwan ng wika. Gusto ko maging aligagang nanay. So, ni-enjoy ko na hinahatid ko yung mga anak ko sa school kasi si Sixto din, nag-face-to-face na rin siya. Ako nagigising, ako nagpapaligo, nag-prepare ng baon, and then hinahatid sa school. And then si Dong, pag wala siyang work, kaming dalawa yung naghahatid sa school. Susunod na bagong o bagyong Florita sa China naman na nalasa. At ang bouncy playground para sa mga bagets at forever young. Magbabalik ka! Saksi! Looking for news and latest information? Yung pala almost more than a minute na pala o hindi humihingi. Watch GMA News and Public Affairs, stand for truth. The digital newscast where you can find the biggest stories of the week. Binabaril kami talaga pag nasalaot kami. So kami, ano ang laban namin doon? Dalawang ranger po namin ay pinagpuputokan po ng baril. In-depth documentaries on issues, special reports, and analysis on local and global affairs. Mukhang hindi naman seryoso si Presidente na terminate yung MBFA. Na wala tayong asahan sa Western Pharmaceuticals kasi nabili na yun eh. That matter for every Filipino. Gusto na lang daw po niyang umuwi na. Doon na lang daw po siya mamatay sa Pilipinas. Empowered by young producers and innovative mobile journalists. Catch us at GMA News and Public Affairs TikTok, Facebook, and YouTube channels. Stand with us. Stand for truth. Say wah! Wah! Say wah! Keep on talking. Oh, I like the turn. Yes. Love each other, talk to each other, talk something. Eh, ano daw? Binaha ang ilang lugar sa Guangdong at Hainan Province sa Southern China. At dahil yan sa Typhoon Maon, international name ng bagyong Florita na unang nanalasa sa Pilipinas. Sa ilang baybayin, umabot ng 5 metro ang taas ng alon sa dagat. Grounded naman ang mahigit 300 fishing boat. Sa India naman, binaha ang ilang taniman matapos umapaw ang isang ilog bunsod ng matitinding pag-ulan. Maraming tanim na trigo ang nasira. Mahigit 7,000 residente naman ang inilikas.
Certified fun zone ang Dambuhalang Playground sa New York City sa Amerika. Tila nakakabata rin, kaya mapabagets man o yun pong young at heart, aliw sa pag-ilibang. Ating saksihan. Ito ang Pop in the City Inflatable Playground sa Manhattan, New York. Enjoy magpadulas at magpagulong-gulong ang mga bata sa malaking slide. Ang iba naman, todo ang pagtalon sa maladiskong bahagi ng pop-up. May mga DJ at live performances na, may umiilaw na disco balls pa, at kahit summer ngayon sa New York, may winter zone sa loob ng playground. Umuulan ng niyebe sa mga inflatable snowman. It was really fun. It was just kind of exhausting. There was a lot of slides and he kept pushing me and stuff like that, but it was really fun. And I really enjoyed it, yeah. I did. May mga tumatumbling, lumalangoy, at di mapigilang mag-dive sa dagat ng mga bola. Ilan kamo ang mga yan? 250,000 translucent balls ayon sa mga organizer. Hindi raw yan ballpark figure. $20 o magit 1,100 pesos ang entrance fee. Hanggang sa linggo na lang ito, kaya pwede pang humabol ang mga young at young at heart. At dyan ang mga balitang ating sinaksihan. Ako naman Arnold Clavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang sa Lunes para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi!